dalangin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin. At ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan at pinagbibigyan upang ang tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan. Piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Pagkaraan ng 40 araw na paniniktik, umuwi na sila at humarap kina Moises, Aaron at buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran Kades. Ang lunsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak, sakop ng mga Amalesita ng Negev. Ang kataasan ay tinitirahan naman ng mga Heteo, Hebuseo at Amoreo. Ang nasa baybay dagat naman at ibigin nyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Parang ningas kugo ng lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos na hanga. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos. Bayan niya. Alleluia. Ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa hindi tumugon si Jesus. At lumapit ang kaniyang mga alagad at lumuhod sa harapan. At ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng sa pananampalataya. Kahapon narinig na ng pananampalataya. Sa ating ebanghelyo naman ngayon ay ang kabaligtaran. Patuloy na ipinakita ng inang ito kung gaano niya kamahal ang kaniyang anak na inaalihan ng demonyo. At sinabi na ni Jesus, narito siya upang pagalingin, upang lihin ng pananalig. Ang pananalig ay nangangahulugan ng pagtitiwala at pag-asa sa kapangyarihan at kabutihang loob ng Diyos na hindi tayo nag-aalinlangan at hindi tayo nagdududa. Uulitin ko po, ang
Subalit, tayo ay may pagdududa. Maraming pagkataon na tayo ay humihiling sa Kanya, ngunit hindi buo ang ating pananampalataya. Sa pagkakataong kinukulangan tayo ng pananampalataya, alam natin ang susunod na mangyayari. Tulad ni Pedro sa Ebanghelyo kahapon, sabi ng mahal na poong Jesus Nazareno na napakalaki ng pananalig. Di po ba't sabi, ang mayaman, napakahigong mapapansin ninyo sa ating kasulatan, laging sinasabi, mapalad ang mahihirap. Bakit? Hindi dahil sila ay nagdurusa. Hindi sila nagdududa. 100% sa Diyos sila. Sa mga matanda, minsan parang ang dependency nila nasa maintenance. Hindi oras ng kapighatian. Nangingibabaw ba ang Diyos sa ating mga puso? Buong pananampalataya, dumating ang problema na wala ng pananampalataya. Ngunit ngayon, at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Bubuklot sa atin sa bawat pananampalataya. Maawa ka sa amin. Bilang isang komunidad na mga sumasampalataya, naway huwag tayong paghiwa-hiwa para sa kalinga at pag-aalay, pag-alalay, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Sa mga taong nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi o relihiyon, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway mag- ng aming kapwa at huwag nawa naming ihiwalay ang sinumang sa aming pagsasamahan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, alis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibuhay ng misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo kami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Amen. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Usapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsiyos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala ni Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan.